kayak dito kami. Kasi kapag magre-restaurant, mga class restaurant kami, di baka di rin namin masulit kasi mahal. Kaya dito na lang kami sa mga fast food. Hindi kita marinig. Oh. Sino mapala? Sino ang kaawa-awa? Kami bang hardest and hello, good day guys. Nandito naman tayo ngayon. At saan ba tayo pupunta na kay? May asikasuhin kami. Oh, may asikasuhin kami na para sa aming future daw. Ayan guys, pangalan. Samahan nyo kami. Tara. And kanina guys, galing kami sa pinagbilhan namin ng isang property namin. Pero ano, hindi pa naasikaso lahat. Kaya dito muna kaming nag-grocery. Pagkatapos noon, diretso na kami dun sa ipapakita namin sa inyo. Ayan, nagbabayad na si Ton, guys. Habang ako dito, nakaupo. Na? Ayan guys, palabas kami ulit. Hindi na namin na-vlog yung pag-uwi namin galing grocery. Ngayon, alas 5 na ng hapon at hindi na siya masyadong mainit. Kaya ito, ang perfect time para ipakita namin sa inyo ang nabili naming ano. Hello guys, nandito pa rin kami, naglalakad. Magkakaroon na ba kayo ng idea kung ano ipapakita namin sa inyo? Ay, hindi na kami nakapagdala ng payong nalimutan namin. Pero okay lang kasi hindi naman grabing sobrang init ng panahon. Ano nga, malamig yung hangin. Tapos nag-aano yung init ng araw. Kaya okay lang din. Binabalance out na namin. Ayan, konting lakad-lakad na lang makakayayay at makakarating na tayo doon. Pero huwag kayo mag-expect na sobrang laki. Ah. Sobrang laki. Ano lang. Parang isa sa mga milestone din namin ni Don ang pag-a-acquire ng ganitong property. So ayun guys, nandito na tayo. Ayan, nakabili kami ng ano yung nabili natin na kaya? Ng bato. Nakabili kami ng lupa. Ayan, nakabili po kami ng lupa. Lupa na 230 square meters. Meron pa siyang mga tanim, so hahayaan muna namin na magapas o maani ng may-ari bago namin paaladan siguro. So ayan, na? Bakod na ano? Ay, pabaka, ay gawan ng bakod. Ayan, i-ano namin kayo kung gaano yung scope ng lupa na nabili namin. Ayan, dito tayo magsisimula guys. Dito sa parte na to, papunta dun sa Mungun. Ayan. Yun yung end ng nabili namin na lupa. Pang ano lang, saktong pang bahay lang. Tapos may bakuran na konti para sa garden. Ganyan. Oops. So dito na siya nag-i-stop. Tapos doon. Ayan, pag ganun na siya. Hindi kami makalakad gawa ng may mga tanim na mais. Pero papakita ko sa inyo. Lalakarin natin naman sa gilid kasi walang tanim sa gilid para ma-visualize natin yung scope niya. Doon naman tayo magsisimula. So doon tayo nang galing, doon sa may stick na yon. Kung na-visualize, nakikita natin, medyo malabo. So dito tayo magsi-start kasi dito tayo makadaan doon sa maisan. So ganito naman siya. So hanggang doon sa bakod ng kapitbahay. Doon yung end naman. Dito. So paglalakarin natin. Ayan. Nasa na yung stick. Hindi ko makita yung stick.
kay dito. Dito tayo mag-i-stop. So yun po yung nabili namin. Lupa. Pwede tayo magbakuran para sa mga halaman, gulay, ganyan. Dahil mahal ang gulay, parang mas mahal na ang gulay kaysa sa pangsahog na karne. So yun guys, you wanna share our one of our milestone, no? Sa amin bilang magkarelasyon. And ideal kasi na magkaroon ng bahay at lupa before mag-settle down. Kasi lalo sa amin ito na nag-upa ng apartment, mahirap pag may mga anak kantas ng lupa ka. Grabe rin gastos yun sa budget. Ayan, naikipag-usap si Ton sa mga ano yung mga tao na nakatira dito. Ayun siya. Malapit tayo sa mga ano, magiging kapitbahay namin. Kaya ako muna guys. Hello guys! Pa-uwi na kami. Ayan, nakasarap ang kwentuhan ni Ton sa magiging future kapitbahay namin. Ang gina-itour ko naman kayo kanina. Si Ton, hindi na siya nakapag, ano, hindi na siya naglakad-lakad. Basta tinuro-turo ko na lang kung saan mag-i-stop, and so on, and so on, and so forth. At hinihintay lang namin na maani ni Tatay yung kanyang mga tanim. At kapag meron ng budget, ayan, pwede na naming lagyan ng bakot. Kaya salamat guys sa inyong mga support, sa panonood sa aming channel. Gusto niyong tumulong sa bakot, please like, subscribe, and share. Ayan, good day everyone. Morning. Nagbo-breakfast kami ngayon ni Ton. And napag-isipan na mag-vlog. Mag-vlog. Morning talk. Morning talk show! Talk show ka ngayon, di ba? Iba't iba ang content namin. Sa previous na pinakita namin, hindi. Oh, yung breakfast muna namin. Yung breakfast. Magmamayaman. Feeling mayaman muna kami ngayon. Ayan! Ano po kami? Clubhouse. Marami ng gawa-gawa ng clubhouse. Hindi namin papaitan tinapay. Kasi baka makita nyo maging judgmental na naman kayo. Yan na yung tinapay mo yung pakita. Hindi na. Ayan, on. Ako, hindi ako masyadong mahilig sa tinapay. Alam nyo na kung bakit marami. Ayan, Nate Carol. Ang dami naman ang kakainin. Siya kasi ay mahilig sa bread, kahit anong bread gusto niya. Hindi lahat oh, ayoko ng monay. Ayaw ng monay. Kapag walang palaman. At ayun guys, habang nagpapalaman siya, we wanna share with you yung ano ba, paano ko ba sisimulan ito? Yung bang habang bata pa ay nag-i-invest ka na ng iyong mga properties. Yung iba kasi, no, based din ito sa mga nababasa namin sa mga sites na nagbibigay ng advice sa mga tao about sa finance. Di ba pag bata ka daw, you live niya? YOLO ba yun? YOLO? YOLO. YOLO na nage-enjoy once. Maganda naman yun, no? Nage-enjoy ka. Lahat-lahat talaga nage-enjoy ka sa iyong kabataan. Pero kapag hindi mo naiisip at hindi mo na-prepare ang sarili mo sa iyong pagtanda sa mga susunod na panahon, ay mayroon din disadvantage yun. Kaya yung YOLO, pwede yun basta may disiplina. Financially. Bakit namin ito na nasabi? Dahil, nung mga nakaraan guys, diba, nasabi namin na sa mga friend namin na busy kami. Yan, busy talaga kami. Hindi kasi may nasikaso kami at yun ay napag-usapan namin ng matagal. Nga, sabi namin, for the future, para sa aming future, hindi pa po kami magpapakasal. Yan ay? Dahil naka-acquire kami o nakabili po kami ng lupa for residential purposes. For residential purposes, tapos pwede siyang tamnan din. Kasi hindi naman siya ano ganong kaliit para sa amin ah. Hindi rin naman siya sobrang, as in sobrang laki para sa amin. Parang nasa sakto lang. Hindi namin sabihin yung presyo, pero sabihin namin gano'n siya kalawa. Pwede ka naman patayo doon. Kahit yung one-third noon, patayuan. Tapos ano na yung iba, pwede mo nang tamnan. We wanna inspire you. Wow. Wow, inspire you na
kumuha ng mga ganitong properties. Ang lupa kasi guys, hindi siya ano, hindi siya nagde-depreciate. Siya yung mga bagay na investment eh. Lupa, alahas, kasi every year tumataas yung value niya. Yun nga, tumataas yung halaga niya, tumataas yung every year tumataas yung value niya. So kung tatanungin niyo kung kinash ba namin siya, yes, cash siya pero loan. Pero yun kasi pinag-usapan namin ng maigi. Kasi kung pag-iipunan namin yung lupa, aabot siya siguro ng mga 5 years to 10 years. Siguro kung dumating yung time na yun, baka doble na yung doble na yung presyo ng kasi lupa. Kasi 5 minutes away from Vegan City. Kaya maganda na rin dahil, di ba? Kapag 5 minutes away from the city. Pag ano yun ha? Nakasak yun. Ano na, mahal na yan pag ano, pagdating ng 10 years. Tapos baka wala ka nang makuhanan ng lupa dito. Ito sa town na ito, kasi malapit lang siya, di ba, sa Vegan. Ano siya, umuundad na rin kasi siya. Marami ng mga hotels, may malls na rin siya. Tapos pandemic na yun, kaya maraming nangangailangan. Kaya yun, nakakuha na namin ang opportunity na sige, bili tayo habang, ano pa lang ngayon. Habang ganyan pa yung presyo. Oo, kasi pag nagsita, bumalik na yung ano. Baka biglang magmahal. Tsaka ano kasi, kung aantay namin yung time na makaipong, baka yung lupa doble na, mas malaki pa sa interest. Baka mas malaki pa sa interest na babayaran namin sa ngayon. Eh kasi ngayon binila namin 230. Ganon siyang halaga. May napagtanungan kami dito. Dito lang along malapit lang din sa pinagbilhan namin. 1 million na. 1 million. 203? 6. 6 pala. Mas maliit pa siya. Pero million yung halaga niya compared sa binili namin na medyo may distansya lang ng konti. So, ayun guys. I wanna inspire you to invest and choose wisely sa pag-spend ng your money. Huwag kayong basta-basta uutang kung luho lang naman. Mm-mm. Yung hindi siya etong hindi siya lupa, hindi naman to loho eh. Needs din to eh. Kasi hindi ka mama makakapagtayo ng bahay kung walang lupa na lumulutang. So needs mo, needs ang bahay. So ang bahay, needs siya ng lupa. Kaya need nyo ng lupa. Siyempre ngayon, nagmamahal na niya. Kaya nga nauso yung apartment. Siyempre hindi pa habang buhay nakakapag-apartment. Mm-mm. Naka-apartment ka lang. Ang apartment. Hindi. Kaya tayo. Kaya hindi. Salamat sa pag-iigid na naman sa aming mga points of views and opinions. Sana may napulot po kayo ano, aral. Kaya guys, thank you for watching. See you. See you in our next vlog. Kain.